mukhang nagiging obvious na mga atit kuya na pabagsak na si Hello Kitty. May lumabas na na recent survey at mag-ingat po talaga. Well, nabahag ang buntot ng Daily Tribune, di ba? Nung binulgar nila yung... may bagong document. Ano ba si Miss... Maybe we can talk about it. Marit Kuya, may nilabas na bagong document si Miss Marika proving na may nakakita sa kanila na sumisinghot ng pulburon. And kung kaya pa ng oras natin, discuss natin later. No? Itong si... And itong mga ginagawa ni Ma'am Shekels, para talagang may pagkabangag eh. Yung mga, di ba, right? Kung wala ka talaga sa huwisyo, talagang babagsak ka sa survey, babagsak ka talaga, hindi ka ma-appreciate ng taong bayan, no? Kasi nga, wala namang nararamdaman. Kuting magto 2 years na, ano achievements mo? Wala kaming makita, wala mahal-mahal ng bilihin, tumaas ng 3% na naman ng bilihin. Ano? Asa na ba nga kung benteng bigas na inamuka? Sabi mo, malapit na. So maybe itong mga pagbagsak ng trust rating or approval rating ni Kuting, hindi naman talaga rin sole cause by Miss Maharlika, di ba? Or cause solely. Kasalanan din niya dahil inutil naman talaga. Walang nararamdaman ng Pilipino. Lalarin mo, Kuting, na ang predecessor mo, si Pio. Kasi naka, wala akong boses, ha? Bili na lang ako ng throat candy later, no? Ayan. Ikaw rin naman ang kasala rin kung bakit bumabagsak ang rating, approval rating mo, Kuting. Lahat naman po, even VP Sara to, proud na mga Ensaymada vloggers, ha, bumagsak si Alangan. Sabi nga ni Miss Malutikiya, na di na kinakaladkad nyo kasi si VP Sara na nagtatrabaho na lang naman ng tahimik. No, dinadamay nyo, yan sa issue ng West Philippine Sea or South China Sea, si PRRD naman talaga ang tinatarget ng mga yan, dinidikit nila si VP Sara. At lahat naman bumagsak yung trust rating, pero among them, si VP Sara pa rin ang highest na pinagkakatiwalaan ng taong bayan ng mga kilala, no, mga prominenteng public servants ngayon. Pero si Kuting talagang lagapak ng bonggang-bongga. Kuting, ikaw rin may kasalanan yan. At saka yung pag-ignore nyo kay Miss Maharlika sa kanyang mga pasabog, hindi yan nakakatulong. Kasi nagtatanong ang taong bayan, bakit hindi nyo pinapatulan ang dai niyang followers. Meron siyang 1 million right sa kanyang dating page, tapos sinashadow ban nyo. Sinususpend nyo yung mga account. So, bakit nyo sinususpend kung hindi totoo ang mga sinasabi? Right? Kung purveyor ng fake news, at damay nga ako dyan, isa raw ako sa purveyor ng fake news, pektado ko sa napakalit kong channel. Wala nang boses. Oh, baka nga kinukulam na ako ni Ma'am Shekels, sinatusok-tusok na, kahit day pa naman ngayon, mga dead kuya, di ba? May mga voodoo session daw sila. May mga voodoo session daw yung mga ano ah. May mga, ano talaga doon? Witchcraft na kuning-kuning dyan sa Disneyland Palace ah. Oh. So, ano yon? Baka nagugurgur na Kims. Piktado kayo sa channel ko. Litit na siya kay Miss Maharlika kayo mga mba. Talagang unti-unti na nagkakaresulta. Damay, parang ano yan eh. Parang ano talaga doon? Snowball effect. Diba? May ano pong effect ng isa, may kinagamit kaming term dyan eh. I forgot the right. May kadena effect or something. What's the right term? Sa ganon, di ba? Nakakaladkad ng bonggang-bongga si Hello Kitty. Mabagsak na si Hello Kitty, oy! Dali lang po ah. Oh, may isang media kasi po na nangahas na magsabi na pabagsak na si Hello Kitty. Lahat naman po talaga ngayon yung trust rating po ng mga nakaupo ay, di ba, bumaba namang talaga. Zoom ko nga. Ang pinakamatinding lumagapak dito si, ano, di ba, si Tamba. Ayan ah! Anong nagkandak nito? Publicus Asia. Yung isa rin po ay yung Pulse Asia ba? May isa pa eh. I forgot na. But tatlo sila yan. Nagkandak sila ng survey. Lahat bumagsak. Pero among them, si VP Sara pa rin ang pinakamataas. Si Kuting, 33% na lang from 44. 11 ang oh. 33% na lang ang trust rating mo. Si Tatay Digong, natapos ang term. Nasa 75-80 pa rin ang trust rating. Ang tutuos eh, nung patapos na yung term ni Pangulong Duterte, right? Pagkatapos ng election, June 30, bumaba si Tatay. Thank you so much po, Tainted Canvas. And si Ate, hindi ko pala napasalamatan, si Ate Rica, nagpakulay na rin pala sa ating main channel. No, backup channel. Ate Rica, thank you. Oh.
nung siko, patapos na yung term ni Tatay Digong, June 30 ng 2022, right? Bumaba si Tatay Digong, ano po, balik na si Kuting, inauguration yun eh. O June 30, noong mga June ng si Kuting na yung nanalo na elections, dapat hindi na mabango si Tatay Digong. Bagong presidente na yung mabango ang pangalan. Aba, natapos ang term ni PRRD, mahal na mahal pa ng taong ba? Ikaw, Kuting, 33% ka na lang? Anyari eh! Sabi nga po ni Ms. Malotikia, nakakaapekto po talaga yung, di ba, yung mga pasabog ni Ms. Maharlika sa trust and approval rating, pwedeng may impact yun. Ayan, oh, sumadsad ka daw, Kuting, sabi ng ano, Balita PH. Nako, Balita PH, mag-iingat kayo, baka magorgor kayo. Ang Daily Tribune, nabahag na ang buntot. Oh. Approval, trust ratings ni Kuting, sumadsad sa pinakamababang level. Diyos ko po, Ginoo ko, Kuting. Wala kasi kaming maramdaman. Idagdag mo pa dyan, ang utang ng Pilipinas ngayon, lumobo na sa 15 trillion. Baka na-save ko yan, tingnan ko lang ha. Ah, hindi, hindi. Diyos ko po, Ginoo ko. At anong masasabi? Kuting, wala talaga. Ang utang ng Pilipinas, mga tatkuya, pumalo na sa $15 trillion. So, utang tayo ng utang. Paano natin mababayaran yan? Ha? Oh. Tapos ikaw, mga banat sa'yo ni Ms. Maharlika, ikaw ay nagtatapang-tapangan sa China, pero under ka na, hindi mo man lang nagtatapang-tapangan ka sa China, tapos takot ka sa jowa mo. Takusa ka raw ah. Kuting, under the undress desire ka ba? Kung sabi nun, tapang mo sa China, tapos takot ka sa jowa mo. Diba? Jowa mo ang parang presidente ng Pilipinas ngayon. May pakita nga akong picture sa inyo, mga kuya. Oh, my God. Oh, ayan, from Bistac, Pilipinas. Sandali. From Bistac, Pilipinas. Tagal ko na nakita itong picture na to eh. Ito daw, ang totoong presidente ng Pilipinas. My God, ang metamorphosis. Right? My God. Parang si Sandro na parang, Diyos ko po, karimari-marim. This is from Bistac, Pilipinas, mga tatkuya. So, hindi ka pa man banat-banata ni Ms. Maharlika or kung nagtatagumpay man yung kanyang mga vlog against you at kung ano-ano mga pasabog na yan. Ay, ang tingin ng taong bayan, hindi ikaw ang pangulo, kundi ang jowa mo. Okay, tingnan nyo yung karikature na yan. Oh. So, i-ignore nyo man ang mga banat ni Ms. Maharlika. Actually, pagka may mga, sabi nga po, no, ng ilang mga nasa media, kapag may lumabas na pasabog or paninira sa administrasyon, dapat sagutin agad. Kumbaga, pag may umapoy, buhusan nyo agad ng tubig para mamatay na yung issue. Ang ginagawa nyo, ini-ignore nyo, hinahayaan nyo mamatay or matapos ang issue. Akala nyo yun ang effective na approach. Or maybe ayaw nyo lang talagang bigyan ng limelight si Ms. Maharlika. Kasi pag sumagot kayo, magtatanong ang taong bayan, sino yung Maharlika? Ano yung sinasabi niya? Magkaka-interest ang tao. Pero mali pa rin yung approach nyo na ini-ignore nyo yung mga banat niya. Lalong-lalo na yung mga extraction kidnapping sa Turkey thing eh. Diba? Nadawit daw yan. Ang babaitang yan. O, may mga nirelease si Ms. Maharlikang recording ng buo. Actually, parang video yun eh. Diba? Yung boses ni babaita. I Louie, I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby look. Oh, familiar na sa akin yung boses ni Madam. Tapos yung Louie na tinawagan, ay, please call Thor. Ano ba yun? Because of distraction, don't, kuning-kuning. Huwag niyo munang kuta, English kasi. Huwag muna kasi ongoing pa daw yung extraction, sabi naman ng Louie, di ba? Huwag munang paltan yung mga nakaupo sa AFP, ganyan-ganyan. Kasi masisira yung ongoing na extraction, kuning-kuning. So, extraction is a fancy term or kind of a, siguro euphemism for the word kidnapping. My God, ang issue kidnapping! At hindi nyo sinasagot? Kuting,
Yung mga pasabog about Polvoron, hindi nyo rin sinasagot. Actually, sinagot nyo si PRRD, sabi nyo, nagpipenta nila ang yung dating Pangulo. Kaya niya nasabi. Tapos ngayon, oh, mamaya punta natin, may isa na namang nilabas na document si Ms. Marlica proving na may mga nakasaksi ng paggamit yun ng Polvoron. Bungol-bungolan kayo. Ang taong bayan, nagtatanong, teka, ano yung Polvoron? Ano yung dinideny ng AFP? Ba't hindi sinasagot ng presidente? So nasabi nga ni Ms. Malutikia, Maharlika is crawling in the minds and rent, diba? Rent-free sa utak ng mga tao. Kasi nag-iisip yung mga tao, ano itong sinasabi ni Ms. Maharlika? Ba't hindi ito sinasagot? Totoo ba ito? Hindi ba totoo? Nag-iisip ang taong bayan. Whereas kung sinagot nyo na agad para mamatay ang issue, katulad nung sinasabi yung document na Peke at AI ang gumawa. Isko po ang sagot nyo kasi, although gusto nyo mamatay yung issue, AI. My God, paano nyo uutusan ng AI na gumawa ng dokumentong yon? Eh, hindi naman yun computer-generated image. Yun naman ay papel. Pinicture, may photocopy, sinerox, or photocopy. So it was an actual paper and not an online document, a PDF file or whatever, or Microsoft Word-created file, or a soft copy, kundi tangible na papel. Paano gagawang AI? Hey AI, can you print a document with the logo of, ganun kasi yung mga tatkuya eh, kung paano mag-generate ang AI ng ganung picture ng yung ano yung PDEA, di ba? Magkakamand ka sa AI, magta-type ka no, create me a document with a header of PDEA and the office of the president, and then mention the name of this person, Bongit, and the artista na Star, artista na ano, Terry. Na walang bagong taon. Wala sa pamilyang tong magbabago. Oh, create my document with the name of this Terry and Bongit, and then generate a signature of a person. Ganon. And itatype mo yun eh. Uutusan mo yung AI. Ganon yun. Maybe I can try that para makita nyo. Hold on. Para makita nyo kung paano ginagawa. Kasi ganito ang pagkakaalam ko sa AI eh, mga tatkuya. Hold on a second. I'm gonna create a document. Kunwari inuutusan ko si AI ha. Hold on. Pakita ko lang sa inyo. Itatype mo kasi yan. Na makita nyo kung paano ginagawa. Ganyan yan. Magta-type ka ng ganyan, mga at kuya. Oh. Teka lang ha. Paano ba? Makita ko muna sa ating... Mag-uutos ka niya sa AI eh. Saka mag-degenerate yung AI. Create siya ng document. Let's say for a minute, ganun. Itatype mo yan, saka siya mag-generate ng gusto mong ipagawang image. O, halimbawa, gusto mo rin gumawa ng short story. Eh, I create a short story of Beauty and the Beast, eating at McDonald's, whatever. Saka siya mag-generate ng... create me a story with 1,000 words, ganon. Saka mag-degenerate yung AI ng inuutos mo. So, paano makakapag-utos ang AI? Well, advanced na naman ang technology ngayon, di ba? Kaya kasi taning, huwag niyong abalahin kasi... Kasi nga nag-a-advance daw ang technology. Oh. Ganon yon. Ayaw, makita ang ibang part. Saan ka na banda o eh? Oh, ayan, kuning. Oh, ayan yung mga ginawa.
And then you say end of document, kuning-kuning, makita. Ganon yun. Ano? Palusot ng AFP. Diyos ko, para mamatay ang issue. Ayan, naglabas na naman ang panibagong image. Document si Miss Maharlika na may nakasaksay pala sa ginagawa ni Low Kitty na ang daing banat ni Miss Maharlika, hindi nyo sinasagot ng tama. Bakit hindi nyo sinasagot? Oh, ngayon ang malamang may impact yung 'di ba may talab. May resulta yung mga pasabog ni Miss Maharlika again sa inyo kasi ini-ignore nyo nga. Let's listen to Miss Malupikia, mga atat kuya. Dali. Oh, and kayo na magsabi kung mag-aagree kayo sa kanya or hindi. Kasi ito talaga ang resulta ng pagde-deadma-deadman yung kuting sa mga pasabog. Alam nyo, feeling ko kaya nila dinededma kasi guilty sila as charged. Right? Buti sana kung katulad ko lang na tungaw vlogger lang si Miss Maharlika na pwede nilang i-ignore. Oh, huwag nang bigyan ng limelight yan at baka sumikat pa. Eh si Miss Maharlika, she's there already. Okay? Nauna ng vlogger yan, 2015, nagpa-vlog na yata. Hindi nila pwedeng i-ignore ang isang Miss Maharlika, otherwise, ikababagsak nila ito. Let's listen. Di yung kutungkol sa paggamit ng illegal na droga, ganito ganyan. Pati yung sinasabi rin ni Maharlika. Tingin ninyo, ma'am, yung mga issue na rin na yun, nakasama din sa imahe ng ating Pangulo. Well, Admar, kasi hindi sinasagot eh. Ang problema dun sa pinupukol ni Maharlika, paulit-ulit kong sinasabi, si Maharlika remains in the minds of every Filipino rent-free. Meaning, dahil naririnig ko siya, parating nandito sa isip ko, at since wala namang nagsasabing hindi, mali yan, ito yung tama, maling interpretasyon o yung parang sinasabi false information or disinformation, mahirap nating sweep under the rug lahat nitong mga issues na tinatapon. Nakatulong ba yon o nakadagdag? Sa resulta ng survey, nakadagdag. Pero siguro sa susunod na quarter, pwede magkaroon ng module on Maharlika mismo para lang natin ma-measure ano ba yung impact ng sinabi niya, 1, 2, 3, 4. Kasi ngayon, hindi siya natatanong for the simple reason na lumalabas issues. Issue ba ng pagkain? Issue ba ng inflation? Issue ba ng cybersecurity? Issue ba ng cha-cha? So lumalabas yung issue na binabato ni Maharlika na uugnay sa yung corruption, number 3 na. Pero kung i-drill down natin yung data, pwede siguro sa susunod na quarterly survey, merong module doon kay Maharlika at matanong natin ang bayan, pinaniniwalaan nyo ba? Ano ba yung mga pinaniniwalaan nyo sa mga sumusunod na binato? Pwede natin ganun directly ma-measure para talagang makita natin, mahimay natin kung saan pumapalo yung mga issues na sinasabi niya. Ang nababanggit ko nga dito sa ating programa, ma'am, lagi kong sinasabi, kung ikaw, kasi alam natin si PRRD may following talaga yan. Ramdam, kumbaga merong hatak yan. Milyon, hindi lang daan, libo, kundi milyong mga Pilipino ang naniniwala pa rin dyan, considering pagbaba niya, matas pa rin yung ano niya, yung rating. Si Maharlika, may sarili din niyang following. Pero significant ito. Hindi to pwedeng isang tabi. Hindi ito na, ay, isang tao lang naman naniniwala sa kanya, pwede ko nang hindi sagutin yan. Ito, mga leader, lalo na si PRRD, tapos nag... second emotions itong si Maharlika, parang in support doon sa unang mga pahayag. Sabi ko nga, di ba kung ikaw inakusahan dito,
ang sarap ipamukha doon sa nag-akusa sa iyo kung ikaw ay tunay na malinis. Simple lang ang gagawin mo, 'di ba? Magpa-drug test ka siguro para at least reliable. Sabi ko nga dito, parang bahay ni Kuya na maraming mga nakakamera mula sa pagkuha ng specimen hanggang sa pagbigay mo sa specimen papunta doon sa mga equipment na gagamitin hanggang sa paglabas mismo ng resulta. Tapos pag meron ng ano, meron ng resulta, isasampal ko doon sa mga nag-akusa sa akin. At least, ano, oo, ito, pero nyo. Ang... Make sense, right? Oh. Kadali namang i-discredit ni Ms. Marlica and ni PRRD kung talagang fake news. Ayun ang tawag nila sa amin eh. Talo kay Ms. Marlica. Para number one sa listahan si Ms. Marlica, purveyor daw ng fake news. Kadali yung barabarahin si Ms. Marlica, ang gawin nyo lang magpa-drug test. Isa yan sa matinding issue laban kay Kuting. Yung sa asawa naman about the kidnapping in Turkey. O, bakit hindi kayo magpa-drug test? Ano iisipin ng taong bayan? Eh di iisipin ng taong bayan na totoo yung mga pulburon tingi. Tapos ayan, may nilalabas sa panibagong document si Ms. Marlica. And nga pala, may isang picture ang First Lady, mga atat kuya, na parang bangag. Gusto yung makita? Aba, ay mag-like and subscribe muna. Pindutin din yung ano ha, bell icon para every time na nag-vlog ang iyong Prinsipe, Prinsipe, ay ino-notify kayo ng YouTube.